Hi Sibs! Welcome to my channel. For today's video, ang gagawin natin is authentic takoyaki. So, mga kailangan natin is itong takoyaki plate. Yan yung may mga bilog-bilog. And then, kailangan din natin ng neutral na oil. Hindi pwede yung olive oil kasi madali siyang mangitim and then may lasa siya. Kaya kailangan natin ng oil para hindi didikit yung takoyaki natin, madaling ibilog. So, yan. After nyan, ang ilalagay naman natin is yung takoyaki butter natin. Ang ingredients ng takoyaki butter ko is flour, egg, water, and syempre pampalasa para yung mismong takoyaki natin may lasa na. Ayan, pupunuin lang natin yung mga bilog-bilog. Mas maganda kung aapawin natin siya para mamaya yung takoyaki natin is malalaki. Ayan, pupunuin ko lang siya. Ngayong napuno na natin siya, lalagyan natin siya ng tinadtad na cabbage. Ayan. Para healthy yung takoyaki natin, hindi panay flour lang, di ba? Lalagyan natin siya ng madaming cabbage. So yan, nalagyan na natin siya ng madami-madaming cabbage. Next is yung tempura bits. Tempura bits is nagpapa-add ng crunchy texture sa ating takoyaki and nagbibigay siya ng additional squid and shrimp taste dyan. So, nabibili lang yan sa groceries or pwede din kayong gumawa ng sarili nyo. Next na ilalagay natin is yung taco. Hindi siya magiging takoyaki kung wala siyang taco, di ba? Ang taco is galamay ng octopus, yan. Make sure na ilalagay niyo muna siya bago niyo ilagay sa takoyaki niyo kasi baka hindi siya maluto. Baka, syempre, food poisoning, di ba? Hindi pa sobrang luto siya. So, yun, kailangan ilalagay niyo muna siya. Ang gagawin natin is lalagay lang natin siya kung saan yung mga bilog-bilog na parte ng takoyaki plate natin. Next naman na kailangan natin is takoyaki pick. Para siyang ice pick yan. Kung wala kayong ganyan, pwede naman kayong gumamit yung pang street food na parang mahabang toothpick yon. Kailangan lang merong sharp end yung pang dut-dut nyo para mapasok nyo siya maigi dun sa bilog. So ngayon, ang gagawin natin is iikut-ikutin natin yung takoyaki para ma-perfect natin yung pagka-circle niya. Yan, maging bola siya talaga. Thank you.
Dahil gusto nating ma-achieve yung crispy on the outside and fluffy sa gitna, nilakasan ko yung apoy nung ating pan para maging crispy siya. Yan. Huwag niyo siyang kakaligtaan, ikot-ikutin kasi baka naman masunog siya. Hindi na siya crispy, sunog na siya. Yan. Ikot-ikutin lang natin siya maya't maya. Ngayon ang ginawa ko is nililipat-lipat ko yung takoyaki kasi may part na malakas ang apoy, may part na hindi. Baka masunog kaya yung mga hindi pa masyadong crispy, ililipat ko dun sa malakas ang apoy. Dahil luto na ang ating takoyaki, ilalagay natin siya sa plate. Pwede kayong bumili ng lalagyanan mismo ng takoyaki, pero kami dahil nasa bahay naman, nilagay na lang namin siya sa plate. Dahil mas gusto ko yung crispy na takoyaki, pinatagal ko siya ng 30 seconds sa takoyaki plate. Ngayon, lalagyan natin siya ng takoyaki sauce. Mas madami, mas masarap. Next is mayonnaise. Next is optional. Lalagyan ko siya ng bonito flakes. Ang tawag sa kanya dito sa Japan is katsuobushi. And there you have it. Your authentic homemade takoyaki. Enjoy!